Nabawasan daw ang inaalala ngayon ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto matapos pagbigyan ng korte ang temporary protection order laban sa Tulfo Brothers. Kaugnay ito ng pagbabanta ng magkakapatid sa kanilang programa nang masangkot ang mag-asawa sa gulo kay Montulfo. Balitang hatid ni Nelson Canlas. Nakakuha ang mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago ng Rito Comparo o Temporary Protection Order mula sa korte laban sa magkakapatid na Tulfo. Nakasaad sa TPO na pinagbabawalan sina Ben, Raffi at Erwin Tulfo, maging ang kanilang mga ADO security men na lumapit man lang kina Claudine, Raymart at kanilang immediate family sa loob ng 500 metro. Siyempre, nagpapasalamat ako sa korte at pinaburong kami at binigay sa amin yung temporary protection order ng korte at pinaburan kami at naniwala sa amin na meron talagang ginawa silang threat. Makakatulong po ito sa pag-normalize ng situation ni na Raymart at Claudine. Kasama-kasama po yung security personnel kung saan man sila mapunta sa shooting. Matatanda ang nagsimula ang gulo ng kunan si Claudine ng panganay na Tulfo na si Mon habang nagagalit sa counter ng Cebu Pacific sa Naiya 3 dahil sa naiwang bagahe. Nauwi ito sa sakitan. Ipinagtanggol ng magkakapatid na Tulfo ang kanilang kuya hanggang sa kanilang pagbantaan sina Raymart at Claudine sa kanilang programa sa TV noong May 7. Sa desisyon ni Judge Bayani Vargas ng Quezon City Regional Trial Court, inatasan niya ang Chief of Philippine National Police na magtalaga ng mga ngalaga sa seguridad ng pamilya ni na Claudine at Raymart. Prayers lang talaga ang sa ngayon bumubuhay sa amin sa ganitong trial na pinagdadaanan namin. Kasi hindi biro, lalo na itong mga threats na pinagdaanan namin ngayon. Sinusubukan pa rin ng GMA News na kunin ang panig ng kampo ng mga Tulfo ukol sa TPO. Nagsampa si Tulfo ng reklamo na slight physical injuries at grave coercion laban sa mag-asawa. Sina Raymart at Claudine naman nagsampa ng kontra-reklamo laban kay Tulfo na physical injuries at child abuse. Nelson Canlas, GMA News.